Hey, hey, hey! Yo, what's up sa inyo mga papi? Kumusta na, kumusta na? Isang mapagpalang araw para sa ating lahat. Ngayon nga pala, gagawa na naman tayo ng isang napakabagsik, wow. Napakalupit, wow. Pang malakasan, wow. Pang diinan, wow naman. Fried chicken in coconut and mushroom gravy. Wow, wow, wee, wow! Wow, wow, wee, wow! Para sa mga mahilig sa crispy-licious and juicy-licious fried chicken, wow. At saka sa mga humihigop ng gravy at ginagawang sabaw ito, wow. Yan! Pinagsama na natin sa iisang dish. Fried chicken in coconut and mushroom gravy. Wow naman! Kakaibang lutong ng chicken. Wow. At kakaibang linamnam ng ating gravy. Wow. Excited ka na rin bang malaman kung paano natin ito ginawa? Come on, come on, let's get it on! This is how we do it! Rock and roll! Wow, wow, sa ating panimula, ito ang ating part na gagamitin. Thigh part. Tumitimbang nga pala ito ng almost 2 kilos. Gagamitin tayo dyan, syempre, ng ating cornstarch at saka ng all-purpose flour. Wow, wow, wee, wow! Ganon din naman sa ating crispy fry, spicy for 1 kg, kasi tastier than ever! Ganon din naman sa ating powdered chicken stock. Wow naman! Gagamitin tayo dyan ng black pepper powder. Wow! Ganon din naman sa ating paprika powder. Wow! Lagyan din natin yan ng oregano, yung dried. Wow! At gagamitin tayo dyan ng salt. Wow! Isama natin optional chili flakes. Wow! Laglagan din natin yan ng lemon at saka ng eclog. Wow, wow, wee, wow! Lagyan din natin yan ng cream of mushroom soup. Wow! Wow naman! Ganon din naman sa ating white button mushroom. Wow. Lagyan din natin ng fried crushed garlic. Wow. Optional. Ganon din naman sa ating bay leaves. Dalawa lang. Wow, wow, wee, wow! Lagyan din natin yan syempre ng ating nor cubes. Chicken! Wow naman! Ganon din naman sa ating butter. Laglagan natin yan. Wow! At itong ating coconut milk o gata. Gagamit din tayo dyan syempre ng cooking oil. Wow! And abracadabra, alakasam, let me show you some magic! Ching! Wow, wow, wee, wow! Wow magic! Wow. Dito sa ating mixing bowl, ilagay na natin dyan ang ating chicken. Nalinis na natin yan at hiniwalang na natin into two parts yung ating thigh part. Ngayon, lagyan natin yan ng lemon. Squeeze like one piece of lemon para sa ating chicken. Lagyan din natin yan ng itlog. Fire in a hole! Wow, wow, wee, wow! And then, pwede na tayo maglagay dyan ng ating chili flakes. Ito naman, optional lang kung gusto nyo lang naman ng medyo manghang. Lagyan na rin natin yan ng salt. Ganon din naman sa ating black pepper powder. Laglagan din natin yan ng paprika powder. Wow, wow, wee, wow! Ganon din naman sa ating garlic powder. Ala, ay nabuhos pa! Ay, dagdagan na rin natin yan ng ating oregano. Siyempre yung dried. Wow. Idagdag na rin natin dyan ang ating chicken powder stock para mas chicken at chicken ang ating chicken. Nagka-chicken na. Isama mo na rin dyan ang ating crispy fry, yung spicy. Lagyan na rin natin yan ng ating cornstarch at ng ating all-purpose flour. Para malaman nyo yung pinagkaiba, yung mas maputi, yun yung cornstarch. Yung medyo mas dark ng konti, yun naman yung flour. At paikutin na natin yan sa ating mga palad. Dubi-dubi-dap-dap-dubi-dubi-dap-dap-dubi-dubi-dip-dip-dubi-dubi-dap-dap-dubi-dip-dap-dap-dip-dap-dap-dip-dap-di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 p
beep. Ayon, kapag kakulang pa sa ating itlog, samahan mo lang yan. Kung mapapansin nyo mga papi, bali ibang-iba ito o malayo ito doon sa typical na paggawa ng butter at saka ng dried mixture. Bali dito sa process natin na ginawa, pinagsama-sama na natin lahat ng ating ingredients, yung wet at saka yung dry. Yan ang ating ipinang-marinate dito sa ating chicken. Sa ganyan, rekta na tayo sa pagpiprito. Dito naman sa ating next step na, kapag okay na yung ating manok, syempre painitin natin yung mantika. And maglagay lang tayo dyan ng ating chicken. Yung saktuhan lang dito sa ating paglulutuan, hindi natin kailangan gamitin na overcrowded dyan. And then, trust me, yung typical na paggawa ng butter, yung wet mixture tsaka dried mixture, almost the same lang ng ginawa natin. Siyempre, mas masarap kapag ka na-marinate mo siya ng mas matagal, halimbawa overnight. Pero kung ganito at nagmamadali na kayo sa pagluluto, okay na okay, pagsamahin mo na yan yung wet and dried mixture para sa ating chicken. Kapag ka kumapit na yan lahat, makikita mo naman ang resulta sa ating chicken.
So parang ginawa mo din yung proseso ng wet and dried mixture. And then pagka yan, naluto na natin ng golden brown, iset aside muna natin yan, hanguin na natin yan. Ituloy lang natin yung pagluluto para sa mga natitira pa nating chicken parts. And then puproceed na tayo sa ating next step. Dito naman sa ating susunod na paglulutuan, meron tayo ditong kaserola, lagyan natin ng mantika, syempre. Pagka mainit na yan mga papi, lalagyan na natin dyan ang ating mushroom. Hindi na natin to hiniwa, ito yung white button mushroom natin. Bali buo-buo yan kasi syempre dahil gusto nating i-showcase yung ating mushroom at gusto nating kainin ito ng buo, hindi na tayo naghiwa. Ang proseso na ginagawa natin ngayon, parang sinisear o piniprito lang natin yung ating mushroom. Gusto lang natin dyan na mawala o mailabas niya yung kanyang moisture or liquid. Ang mushroom kasi sadyang may tubig yan sa loob o mga juice. And then sa proseso na ginagawa natin, gusto lang nating mapalabas mga yan. Para syempre naman, mas matapang yung maging kalabasan ng ating mushroom flavor. Kasi yun nga ang ating gravy. At this point, kapag ka okay na tayo sa mga juices na nailabas niya, ilagay na natin ang ating butter. Ito, isang sikreto sa ating malinamnam na gravy na gagawin. So, tunawin lang natin yung mga butter. Kapag ka okay na yun, mga papi, lagay lang natin dyan yung ating dahon ng laurel o yung ating bay leaves. Ihalo lang natin ng konti and then, lagyan na natin yan ng mainit na tubig. Bali, inuna natin to kesa yung flour. Yung flour natin kasi gagawin natin slurry. Lagay lang natin yung ating chicken cubes. Plok! Plok! Haluin lang natin yan, mga papi, hanggang sa madissolve yung ating chicken cubes. And then, pagka okay na yan, pwede na tayong mag-proceed sa ating next ingredient na ilalagay dito. Haluin mo lang na maganda, mga papi. Ito na nga pala yung ating gata. Ilagay na natin yan dyan. Ito yung ating coconut milk. Haluin lang natin, so makikita mo, wow, kulay sopas! Ilagay na rin natin yan yung ating tinimpla na mushroom soup. Wow! Ito yung cream of mushroom soup kanina na nakita nyo sa pakete. Tinimpla lang natin yan sa tubig. Wow! And then kapag kaganyan, mas madali siyang na-dissolve. So mas madali siyang ma-incorporate dito sa ating mismong ginagawa na gravy. Goods, goods, goods! Maganda na ang texture nito. Pero at this point, timplahan lang muna natin yan mga papi. Unahin natin ang ating black pepper powder. Ganon din naman sa ating garlic powder. Wow naman! Samahan natin yan ng ating dried oregano. Wow! Ganon din naman sa ating fried crushed garlic. Wow! Haluin lang natin yan mga papi. Almost done with this beautiful fried chicken in coconut and mushroom gravy. Tignan mo naman! Wow! Hayaan lang natin itong kumulo mga papi and then maya-maya lang maglalagay na tayo dyan ng ating slurry. Para sumakto na ang alapot ng ating gravy, maglalagay lang tayo dyan ng pinaghalong tubig at saka ng cornstarch. Dito, tansyahin lang natin kung gaano kalapot ang gusto nyo. Dagdag lang gradually para hindi naman masyadong biglang lapot ang ating sauce. Kapag ka okay na kayo sa consistency, pakuluin nyo lang yan. And then, pwede na natin dyan isama ang ating mga naiprito na manok. Ayan mga paps, dahan-dahan lang at baka magtalsikan, ayan na ang ating crispy chicken! Wow! Gumamit lang tayo ng dalawang sandok, mga papi, para mas madaling ma-ay up and down ang ating mga chicken! Kung makikita nyo, sobrang sarap at sobrang yummy na ng itsura nitong ating fried chicken in coconut and mushroom gravy! Wow! Hayaan lang natin yan kumulo mga paps ng ilang minuto pa and then all goods na yan! Wow! Pwedeng pwede na itong lantakan, pwedeng pwede ng tikman, pwedeng pwede ng higupin ang malinamnam na sauce! Wow naman! Wow! Ang iyong paboritong chicken at ang iyong paboritong gravy sa isang dish pinag-isa na edi wow! Yan na ang ating fried chicken in coconut and mushroom gravy. Kain na tayo! 1, 2, 3, 4 Pat your papi, yeah. Pat your papi, wow, wow, we wow. Pat your papi, yeah. Pat
Pachang Papi, yeah. Pachang Papi, yeah. Pachang Papi, wow, wow, wow. Yun! Kakaibang lutong at kakaibang linamnam ang dulot ng ating fried chicken in coconut and mushroom gravy. Wow, wow, wiwa! Wow, wow, wiwa! Mga papi, ano masisay nyo dito sa ating ginawang dish? Okay ba? O okay? Siyempre, approve! Wow, wow, wiwa! Kaya naman mga paps, konting lambing naman dyan. Kung nagustuhan mo naman ang ating ginawang video for today, mag-subscribe ka na sa ating YouTube channel, Pachang Papi! Ganun din naman sa pagla-like at pagko-comment at pag-share dito sa ating video. At muli na namang nagwagi, ang kabutihan laban sa kasamaan. Ito ang inyong Pachang Papi. Magkita-kita tayo hanggang sa muli. Paalam! Oh yeah, yeah!